guys! Good evening! Welcome back to our channel. Sorry, parang matagal na kaming hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy ko sa duty ko. Siksikan yung duty ko. 4 days duty ako, tapos 2 days off. So ngayon, pangalawang araw na off ko. Tapos 2 days, then after nyan, babiyahin na tayo. So, for today's video, isi-share ko sa inyo guys yung travel tips or tipid tips na nagawa namin dito, na ginawa namin dito sa travel namin. First is, saan kami pupunta? So, kaming mga magpe-berks, magpe-friendship, ayun, nag-usap-usap kami na gusto namin mag-tour, at least man lang, kahit hindi masyadong mabongga or magarang tour, at least makapag-unwind kami, ganun. So, ayun, napagpasya namin na pupunta kami sa Georgia. So, una, Georgia lang talaga yung gusto namin. Pero nung nakalaunan, naipag-isipan namin na nandun na kami sa Georgia, malapit lang siya sa Armenia. Ilang hours lang, 5 to 6 hours travel from Georgia to Armenia by land. So, might as well, pupunta na din kami sa Armenia. So, ayun, nakapag-Georgia, Armenia na yun. Tapos, maya-maya na naman, nung nagbubuk na kami ng ticket, napag-isipan namin na mahaba yung stopover namin sa Sharjah. So, napag-isipan namin na magkukuha na naman kami ng transit visa sa Sharjah para makapunta kami ng Dubai. So, all in all, 3 yung trips namin. Georgia, Armenia, and Dubai. So, first, paano namin napagpasyahan lahat-lahat kung saan kami makakatipid, ganoon. I mean, parang mga 2 months din namin itong plinano, paano makatipid, paano hindi mapagastos sa travel na to. So, una, trinay namin dun sa isang agency sa Facebook na nag-o-offer ng like 1,799 riyals going to Georgia for 3 days with hotel and airfare. So, una, yun ang una namin kunonsider. Kaso, napag-isipan namin na medyo mahal at saka sabi kasi nung kasama namin na isa, hindi flexible yung dates. So, sabi namin, yung leave namin is within this week lang. October 13 to 19. Yun lang yung leave namin. So, paano kung sabihin nung agency na umalis kayo ng 17 to ganyan, wala na yun sa leave namin. Hindi na yun within sa leave. So, magkakaproblema na naman kami kung ganun. So, napag-isipan namin na mag-DIY na lang kami. Baka sakaling makamura kami or what. So, ayun, search ako ng search. Kami lahat, nagsisearch kung ano. Si Anyong, nagsisearch din. So, ayun, nakapag-decide kami na mag-DIY na lang kami at maghanap ng murang airline. Inano namin, Air Arabia or ano pa yung isa. Basta may Air Arabia. Pero parang noon kasi ang Georgia, Air Arabia yung ano tawag nito, airline. So, trinay namin sa Air Arabia. So, sa Air Arabia pala, pwede palang flight plus hotel plus tours. Pero ang kinuha lang namin is flight plus hotel. Nag-try kaming mag-book. Mura lang siya, worth parang 1,595 riyals. May flight na kami noon, may hotel na kami. Tapos yung hotel namin is King David Hotel, which is nasa good location daw, sabi nung kinuhanan namin ng tour. So, tas maganda. Tinignan din namin yung mga pictures. Okay na okay yung hotel. Maganda. And then, cozy siya. At saka, free breakfast na din yun. May hotel na kami at saka may flight. Kasi yung flight na nakuha namin, guys, kunwari, alis kami ng anong oras dito, hapon sa Riyadh. Pagdating namin ng Sharjah, gabi, pero kinabukasan pa yung flight namin papuntang Georgia. So, ang ginawa namin, sabi namin, anong gagawin natin sa airport ng 18 hours? Ang haba ng layover namin. So, ayun, nakapag-decide na try namin magtanong kung pwede ba kaming makakuha ng transit visa. So, siguro umabotin kami ng 1 week, kakaisip kung paano kami makakuha ng transit visa. Trinay namin tawagan yung anong tawag dyan? Hotline ng Air Arabia, kung paano kami makakuha ng transit visa, ganun. Una, hindi nasagot, ang tagal sumagot. Sabi namin, paano to? Ganun, hindi nasagot. So, may sumagot na yung ano. Sabi niya, try niyong pumunta dun sa Air Arabia na
outlet, ticketing outlet, try nyo doon mag-ask kung paano kayo maka-avail ng transit visa. So, ayun, nag-search kami sa internet kung saan ang malapit na Air Arabia outlet dito sa within Riyadh. Tapos, ayun, nakita namin, malapit lang pala doon sa scan ng kasamahan namin. So, ayun, doon, nag-submit kami ng transit visa application. So, pwede naman daw. Nung una, nabasa namin sa internet, libre lang. Free lang daw sa airlines. Pero meron siyang fee. Meron talaga siyang fee. I mean, parang admin fee. Pero okay na, sulit na sulit na yung fee namin sa transit visa, guys. Sinabit lang namin na requirements ay, ano namin, I mean, yung flight itinerary, yung passport copy, ikama copy, at saka yung passport size or 2x2 ID. Kahit ano dun, guys, pwede na. So, yun, nagsubmit kami. And then, ayun, nagbayad kami ng 60 riyals for as admin fee para mabigyan kami ng transit visa. So, ayun, parang after 2 days ng pag-submit na, ay, meron pa pala, guys, nakalimutan ko. Kailangan yun ng isang guarantor. Excuse me. Tapos, yung guarantor nyo, humingi kayo ng photocopy ng passport at saka ikama. Ganito yun, guys. Dapat 5 kaming magta-travel. Kaso yung si Jinggam, si Mami Jinggam, hindi na siya pwede kasi buntis. So, 4 na lang kami. So, ang ginawa namin, si Mami Jinggam, yun na lang yung ginawa naming guarantor para mabigyan kami ng transit visa. Kasi ready na din yung requirements niya, eh, may passport at saka ikama niya. Tapos late niya nalaman na buntis siya. So, yun na lang yung nangyari. So, ayun, sinabit na namin yun. After 2 days, nabigyan na kami ng transit visa. So, yun, ang bilis lang. So, free ang transit visa for 40, if mag-layover ka ng 48 hours or below. So, yun, good deal na makapunta ng Dubai, na diba, parang sulit na sulit yung trip namin kasi pupunta na kami ng Dubai, ng Georgia, at saka Armenia. So, ayun pala. So, sa flight, hotel, tick na tayo dyan. Plus, insurance. Kailangan ng insurance talaga, guys. Travel insurance. Pagpupunta ka ng Georgia. So, nag-avail kami ng travel insurance sa Air Arabia pa rin. Air Arabia na airlines. So, nakapayad lang kami ng around mga 60 pa rin. 60 riyals for insurance. So, travel na yun all throughout sa ano mo, sa trip mo, mayroon ka ng travel insurance. Kasi hindi ka hanapan ka talaga sa immigration ng travel insurance pagdating mo sa Georgia. So, may transit visa na kami sa Sharjah. So, pwede na kaming pumunta ng Dubai. So, saan kami matutulog ngayon sa Dubai? So, yun, si Chinky, si Anyong, naghanap siya sa Airbnb ng murang apartment or hotel or apartment para dun man lang kami makatulog kasi mahaba-habang travel din to eh. So, kailangan talaga namin magkaroon ng hotel kasi parang hindi ka din papalabasin sa Sharjah Airport pag wala kang magpakitang booking ng apartment. So, kailangan need yan. May transit visa at saka booking ng apartment. So, ayun, nag-book kami through Airbnb. Susmura lang siya, guys. Ayan, nag-book kami through Airbnb. Tapos, mura lang, nasa 275 riyals lang. So, 4 kami, plus 10 riyals na environmental fee. So, mga nasa 70 riyals each lang kami. So, maganda na yung apartment. Within lang yun siya sa Burj Khalifa at saka sa Dubai Mall. As in, ang lapit lang niya. Wait, titingnan ko yung ano, sana meron akong picture. Cozy na siya. Saan na yun? Hanapin ko sa email ko kasi sinend yun ni Anyong sa. Good deal na siya kasi pwede. At saka may libreng ano pa siya, guys. May libreng breakfast pa siya. So, 4 guests lang ang pwede dun sa ano na yun, sa apartment na yun. Nasa 4th floor kami. Tapos, marami na siyang amenities. May libreng breakfast, may wifi, may libreng gym, mga ganun. Tapos, malapit lang talaga siya sa, no, malapit lang siya sa Dubai Mall. And ayun, so okay na. Tapos ito from Sharjah Airport papunta dito sa Airbnb namin. Siguro mga 40 minutes lang, tapos mga 100 AED lang daw ang mababayaran namin sa taxi nito. So magta-taxi na lang kami, guys, para mas mabilis. So, sayang nga kasi hindi namin nakuha yung pinakamaagang flight ng Air Arabia. Sana pala
mas matagal pa yung pagstay namin sa Air Arabia pag yung 8 a.m. na flight yung kinuha namin. Kasi nung yung, ang nakuha naming flight is 3 p.m. manggagaling dito sa Riyadh. Tapos dadating ng 6 o'clock sa Sharjah. Dapat pala, 8 o'clock galing sa Riyadh. Tapos dadating ng 12, ganun, or 11 sa Sharjah. At least mahaba-habang time ng galaan. Ito sa amin kasi hindi masyado eh. Kasi nung una nga, hindi namin, hindi kami nakapag-decide na mag-transit visa kami sa Sharjah. So, ayun. So, yun na yun guys, no. Sa Sharjah, may Airbnb. So, ayun, Airbnb, yung taxi. So, at least may idea na kayo kung magkano. Kinabukasan, pabalik na kami ng Sharjah, and ang flight namin 1 o'clock. Sharjah to Georgia, 4 o'clock. So, ayun, anong requirements ng pagpupunta ka niyang Georgia? So, ayun, kailangan mo ng travel itinerary, kailangan mo ng insurance, and then kailangan mo din ng travel tours na itinerary din kung saan kayo mag-a-avail. Sa amin kasi nag-avail kami sa kabayan. Mura lang siya. Nung una, 5 kami. So, dapat 100 USD lang each. Pero nung nag-back out yung isa, nagiging 120 USD. Pero okay na yun. Good deal na yun. Kasi meron na kaming 1 day sa Georgia, Gudauri. And then, Armenia city tour namin. So, Georgia and Armenia for 120 USD. Okay na yun para sa amin, guys. Kasi, sulit siya, sulit. Although, yung trip namin is sagaran talaga yung oras. Kaya, sabi namin, papahinga lang talaga kami sa bus or sa plane. Ganun lang talaga. Kaya, dapat maano yung resistensya namin. Kasi, para hindi kami magkakasakit. Kasi, malamig na dun eh. So, ayun. Kailangan ng travel tours. At saka ikama translation. So, dapat yung ikama translation mo, guys, is Gregorian dates yung expiry. So, ayun. Nagpa-translate kami the other day. So, 30 riyals yung bayad. Guys, ganito pala. Yung mga mga bagong release ng na ikama. Ano pala yun? Walang expiry date nakalagay dun sa mga bagong release. So, tinanong ko yung kabayan, anong mangyayari niyan, pag ganun. Sabi niya, pwede naman daw supporting documents. Kung may supporting documents kung kailan yung expiration date. Kasi hindi na nakikita sa mga bagong ikama yung expiration date nila ngayon. So, tingnan natin guys pagdating namin kung okay. Sana okay lahat. Kasi inaano ko talaga, kinukulit ko yung mga kasamaan ko na sana yung supporting documents case. Kasi may isa kaming kasama na walang expiration yung ikama niya. So, sabi ng kabayan, okay lang basta may supporting documents na yung expiration ng ikama niya, ganito. So, ayun. Pwede mo yung makuha through bank, mga ganun. So, ayun. So, kailangan ng ikama. And ang ikama mo pala, guys, is kailangan din yung original ikama mo, bit-bit mo din, ha? So, translation of ikama and original ikama. Kasi kung hindi mo bit-bit yung original ikama na, guys, hindi ka papapasukin ng immigration. So, huwag kalimutan ang ikama, original, at saka yung translation. And then, yung exit re-entry visa. So, 200 riyals, magbabayad ka for exit re-entry dito. Ayun, at saka yung passport. So, ayun, guys. So, yun na yung for Georgia. For Armenia naman, wala naman masyadong requirements daw dun. Kasi, ano lang naman yun, border lang. Yun pa din, yung ikama translation, yung passport, at saka, yun lahat, yung itinerary, ganun lang, saka yung ikama na original. At saka, magbabayad ka pala ng $6 dun sa Armenia. Dun sa immigration nila. So, ayun, guys. So, sana maging okay tong aming trip. Sana, guys. Okay lahat. Pero, for fun, dapat talaga okay na siya. Ayun. So, sa susunod na vlog ko, magbibigay ako ng reaction dun sa mga
itinerary namin, kung okay ba yung itinerary. Doon na ako magbibigay ng mga detailed itinerary namin, guys, kung okay ba lahat siya. So, thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo para sa pag-plan ng trip going to Georgia, Armenia with transit visa sa Dubai, Sharjah. So, thank you for watching, guys. And thank you. Please don't forget to like, subscribe, and share to our video, guys. Please. Thank you, guys. Bye.